DMX Supremo. Bubuhay. Mamatay. Nabubuhay. Namamatay. Namamatay. Okay mga boys, magandang araw. Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So ako po ulit, si Kuya Jess Moto. So meron po tayong gagawin na DMX Supremo. Nabubuhay, namamatay, nabubuhay, namamatay. So ano nga ba naging problema ng motor na ito? So syempre mga boys, bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video kagaya nito. Then, pa-like and share na rin po nung ating video. Para po sa lahat ng mga naka-TMX Supremo. So mga boys, pag ganito po yung nangyayari sa motor nyo, so, kung good yung kuryente, meron siyang gasolina, ayos yung compression, tapos pag binuhay nyo yung motor, nabubuhay siya, magandang minor, and then once na nag-cylinder tayo, namamatay yung ating motor. So bigla-bigla siyang namamatay. Hindi tumutuloy yung revolution. So mga boys, iyon is basic. So yung mga basic problem po ng motor. So yun po, kinalas po natin yung carb nung TMX Supremo ni Sir. At yun, sobrang dumi na po ng kanyang carburetor. Madami ng latak. So pag ganito guys yung nangyari, ang nagiging problema po niyan is yung ating main jet. So yun, nahanginan ko na po yung kanyang main jet. So yun po yung mas malaki ang butas sa jettings. Nagkakameron po siya ng bara. Kasi pag nakaminor po yung ating motor, ayun po yung tinanggal ko, yung kanyang main jet. So pag nakaminor, ang gumagana lang po sa kanya is yung slow jet. So ibig sabihin, walang bara yung slow jet. Ang nagkameron po ng bara is yan, yung pong ating main jet. Nagkameron po siya ng dumi. Kasi pag tayo nagre-revolution na, ino-open na po natin yung kanyang needle, umaangat na. So yung pong main jet na yung gagana. So once po na nangyari yon, so ibig sabihin, nagkameron po ng bara yung ating main jet. So yan po yung kinakalas natin. Yan, yun po yung kanyang main jet. Tapos yung isa naman, yung kinakalas ko ngayon is yung kanyang slow jet. So yun po yung gumagana kapag nakaminor lang siya. So syempre, pag nag-revolution tayo, umangat na yung needle ng diaphragm. So bubukas na yung kanyang main jet. So ibig sabihin, nabarahan siya kaya siya namamatay. So ang gagawin po natin is lilinisin po natin yung carb. And then, kung wala naman pong bara yung kanyang main jet, yung mas malaking needle, yung mas malaking jettings, bubuksan po natin yung diaphragm side. So, yun po yung sa kabilang side ng carburetor ng TMX Supremo. So, check po natin kung mayroong butas yung kanyang diaphragm. Kasi pag may butas din po yung diaphragm niyan, nung Supremo, yung para niyang payong, at nag-revolution tayo, papasok po yung hangin dun sa malaking butas sa tapat po ng air cleaner, hindi po aangat yung ating diaphragm. So mamamatay po or mamamalya yung motor natin. So kailangan din nyo pong i-check yung kanyang diaphragm. So yung Supremo ni Sir is okay yung diaphragm, wala siyang butas. And then ibabalik natin yung kanyang slow jet. Dahil nalinis na natin yan, nahanginan na natin. Gagamit lang po kayo ng flat screw para matanggal yung ating main jet at saka slow jet. So yun naman pong ating main jet, meron po siyang nakalagay sa ibabaw. So yung mas maliit na jettings, tapos yung mahaba niya is 7mm po na open range or 7mm na socket. Pwede nyo po siyang ipantanggal. Sa pagbabalik, so kung paano po kinalas,
Ganoon din po natin siya ibabalik. So, yan pong ating float valve at yung float, hindi na po natin kailangan alisin. So, once na nalinis na natin, ibalik na natin yung mga cover, pati yung kanyang mga jettings. Tapos, ikakabit natin sa ating motor. So, yun po pagkakabit sa motor nung carb ng TMX Supremo. So, hindi ko na po siya na-videohan. Dahil sa labas ko po kasi ginagawa yan. So, wala po akong pagpatungan ng acting camera. So, napaka-basic na naman po yung kabit niyan. So, yun po yung main jet. Okay na siya. Wala nang bara. Pati yung slow jet. And then, itaklab na po natin yung chamber. So, yun po yung pinaka-chamber ng carb. Diyan po naiipon yung gasolina kapag pumapatak galing sa ating tangke. So, ganun lang po kasimple mga kuys. Kailangan nyo lang pong hanginan yung main jet para mawala yung bara. So, mga kuys, sa mga bago pa dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. And then mga kuys, after niyang mabuo ni Kuya Jess, yung carb ng Supremo, ipapakita ko sa inyo na okay na. So, hindi na siya namamatay kapag inire-revolution. Sa pagkakabit po ng ating diaphragm, mayroon po siyang timing. So, mayroon siyang pinahanguso. Yung parang naka-uslet, yun. Doon po yun nakatapat sa mayroong hukay. Tapos spring, lalagay nyo yung spring. So yung spring, huwag nyo po yung baba natin. So kailangan nyo lang po siyang hawakan na maigi para hindi tumalsik. Tapos yung cover na mayroong naka-usle, doon po nakatapat yung hukay ng umbrella. And then, lagay nyo po siya ng tornilyo. So, ganun lang po ka-basic, mga kuys. And then, paandar na natin yung motor. So, dito na lang mga kuys. Maraming salamat. God bless and ride safe always from Kuya Jess Moto. Hindi na mamatay!